Welcome back to RDM Designs. Paano nga ba mag-add ng bagong device kapag ang inyong BDO mobile banking ay ganito ang nangyari? So ano ba itong tinutukoy ko? So let's watch this video, guys! Once again, welcome to my channel. Welcome to RDM Designs. Kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, kindly subscribe na po. So yung topic natin today or yung video na babahagi ko sa inyo ay kung paano natin i-fix ang isang error na nangyayari kapag nag-reach na tayo ng limit na pwede nating ma-add sa ating mobile devices. Itong tinutukoy ko specifically is yung BDO mobile banking ko. So, meron lang po kasing limit to. Kung di ako nagkakamali, it's 5. Yes po, 5 devices yung possible na ma-add natin sa ating BDO mobile banking. So, ano ba yung una nating step? Of course, dahil hindi na natin siya ma-add sa ating BDO mobile app mismo, i-open na po natin ang ating mobile banking sa ating browser. And then, pumunta po tayo sa enrollment. Piliin po natin yung mobile devices. Then, ito pong view, delete mobile devices. And then, dito po, mache-check po natin kung ilang devices po yung naka-add sa ating BDO mobile banking. In my case, I believe maraming beses ko na siyang na-add kapag nare-restart yung aking device. So, ito po, in my case, 5 na nga po siya. 5 devices po yung naka-add ko while yung 3 po rito ay isang mobile phone ko lang. So, kailangan po nating delete-in yung isa ng yung current po na naka-install na BDO app sa aking mobile phone ay maka-access po ako. So, kailangan lang po nating i-delete yung isa kasi nga po maximum of 5 devices lang. So, after nating ma-delete, of course, tatry na po natin bumalik ulit sa ating BDO mobile app para i-try po kung gagana na po siya. Kasi ito you have successfully deleted your device and then may reference number po siyang kasama. So, after po niyan, pwede nyo na pong i-open ulit yung inyong mga BDO mobile app. Kasi kapag sa BDO mobile app po tayo nag-o-open, hindi na po natin lagi kailangan ng OTP or ng one-time PIN. So, itatry po natin ngayon kung ma-access na natin ang ating BDO mobile app. Dahil nakapag-bawas na po tayo ng isang device through our pag-access sa Chrome or sa any browser na meron kayo, possible po yun. So, ito po, tinatry na po natin and then, let's watch this po kung magiging successful nga ba siya. So, ayan, magte-text po sa inyo si BDO kung talagang kayo po yung nag-a-add ng device para magpa-confirm. So, kapag kinonfirm nyo na po, pag na-reply nyo na po sa text ni BDO ng kanilang system, yung add device na yan, saka lamang po sila magsisend sa inyo ng one-time PIN or ng OTP. Kapag na-input nyo na po yung OTP na yan, titingnan natin kung maa-access na po natin ang ating mobile app na BDO. So, in my case, in-enter ko na po yung OTP dito na na-receive ko. After ko nga po mag-confirm na nag-add po ulit ako ng device. After nyo pong ma-enter yung OTP nyo, makaka-access na kayo. After nyo pong maklik yung proceed. So, in my case, naka-access naman po ako since na-delete ko na nga po yung isang device and nakapag-add na po ulit ako ng bago. So, your device has been successfully activated and you will no longer be required to input SMS OTP every time you log in. And lamang po, thank you for watching guys and don't forget to subscribe to this channel for more updates.